Good morning, motoristas. Nandito tayo ngayon sa Cotabato City and naka-check-in tayo dito sa Azul. Balay Azul Inn. So kasama natin si Papa Grabe at saka si si Bro Darius. Ngayon si Papa Grabe pauwi na, sadly. So nakapagpaalam na naman kami ng maayos kagabi. And kailangan na kasi niya umuwi. So, sayang di niya natapos ng konti na lang, pero ganun talaga. Okay, so biyahe na tayo. Now, punta tayo ngayon ng Asik-Asik Falls. Medyo naghahanda na ako physically. Sana okay naman, no? Pero kakayanan natin yan. Kahit mabagal, basta tapusin. Okay? Oh, sige. So, ang plano daw ni Grabe is mag-CDO na lang siya. Try niya mag-roro diretso to Manila. Kasama nga pala namin isa, member ng HAT, no? Sasama daw siya hanggang Asik-Asik. Mukhang makisig to. Alright? Sige. Take boss! So ito ang plaza nila. Buhay na buhay sa gabi, nakakatuwa. Eventually. Good morning, traffic. Oh, no. Good morning, Barado. Right turn. Bro, wala bang ano? Wala kayang petron dito? Pa pala. May mga 15 kilometers. Aba, doon na lang ako, petron. Dito ka na daw, bro. Paano? O, ingat ah. Ingat, brother, ha? Message ka, ha? Update ka. Pagkas na tayo, 89 kilometers na lang. Ingat, ingat! Okay, bro, ba? Ingat, ingat! At ingat, Papa Grabe. And see you soon! Pagkatapos nito, balik ako na Luzon. In the meantime, enjoy natin ng Asik-Asik. Let's go! Talaga pag may ano tayo, may kasama tayo. Kanina sa checkpoint parang sinenyasan niya lang eh. So siguro alam nila na okay yan, safe yan. Okay itong mga to. Tapos ang tutulong ng mga ADV dito, grabe. Mga kargado. Alright, motorista, so dito na tayo sa isang gas station. Medyo mataas na nga ngayon kasi nagdagdag. Ayan, no? 82 pesos na. So medyo mas bumigat lalo sa bulsa, no? Anyway, today is the 26th day. Imagine nyo, day 26 na tayo. So again, ang itinerary natin, nilaan natin ng isang buong araw para sa Asik-Asik lang. Tapos tingnan natin kung kaya pa natin makabalik. Kaya natin makabalik ng Cotabato City para magmotor pa, no? Kung hindi pa rogdo, kasi nga parang 1,300 ba o 1,400 steps. Ganun katindi yun. Ang pinakamataas pa lang yata na akyat is 300 steps. Tsaka pababa. So times 3 or baka mag times 4 pa to. So yun, malalaman natin mamaya, no? Kung kakayanin pa ng tuhod natin. Baka kasi mamaya, okay lang kung ganito, nakatumatakbo ka. Paano kung traffic, di ba? Mamaya mawala na ng lakas ng tuhod mo. Siyempre, tumba tayo doon. Okay, so we'll find out later. Basta ang importante sa akin, matapos ko siya. So far, so good. Tuntua talaga ako dito kay Vader 2.0. Bukod lang sa mahirap siyang isingit-singit kasi nga malaki siya. Lalo na pag yun nga, masigip yung no, pag na-traffic or what. Bukod doon, wala na akong makitang ano eh. Makitang complaints. Talagang walang arte eh. Yun lang talaga na medyo nagpa-challenge sa kanya yung side panniers. Kasi bukod sa mabigat, kapag nalulubak or no, nag-offroad ka ng konti, siyempre, natatagtag ng natatagtag, nagkakalugan yung laman. Well, basically, storage naman yun. Wala namang kinalaman sa motor. Ang importante dyan, nakapagpa-change oil na tayo recently, tuloy-tuloy na ulit. Dalawa na lang kami ulit! Actually, sa dulo ng tour ko, mag-isa na lang ako. So, siyempre, partly, malulungkot ka. Kasi nga, lalo na pag nasanay ka. Tulad niya, si Papa Grabe. 25 days kami magkasama, di ba? So sanay ako na may kasama. May mga kasama naman mga locals, pero syempre iba pa rin yung regular mong nakakausap at saka nakakwentuhan ng ganun-ganun bla 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 and companion, di ba? But anyway, ganun talaga. This is my life quest and I'm going to finish it. Let's go.
motoristas, Alamada na tayo. So we are 20 kilometers away. Malapit-lapit na tayo. Taas baba. So, motoristas, yung papaloob, yun nga, bahayan, and medyo makipat yung kalsada. Marami ring mga naglo-loiter, tao at aso, kaya chill lang kayo dito. Delikado mag-speed up. Ah! Off-road! Okay, sige. Tayo na lang natin yun. Wala kayo ng bato dito, ah. Yung parang haba-haba nga. Ang lalaki ng bato. 20 minutes later. Dito pa lang, durog na kami. Yes, kalsada. Five minutes later. So another set or another batch of off-road. Mukhang ano to, matinding kalbaryo pala tong asik-asik. Hindi lang sa pag-akyat kundi sa pagmumotor, no? Iniisip ko tuloy yung ano natin, naka-scooter sa atin. So may dadaanan pa lang parang camp dito, camp. Pero malapit na, oh. So, mayroon palang daan doon. Eh, tayo sa lungot. Motoristas, iwas tayo sa lungot. Google Maps, ha? Mayroon daw iba. Pero 7 kilometers na lang, eh, mula dito. Kaya pala parang kampo na to. Sorry po. Dito kami tinuro ni Google Maps. Mali pala. Motoristas, ayan, at least. Alam niya na. Okay, susunod basta-basta kay Google Maps. Ang layo pala ng ano? Kapadi, pakaliwa ba? Pakaliwa. So, kanan kayo motoristas. What the hell? Ito, oh, left turn na tayo dito. At least cementado. Itong si Bro Darius kasi, galing na yun dyan. Kaya siguro familiar pa siya. Naalala niya bigla. Roller coaster to, ah. Mataas na area din pala yun. Ah, kaya nga pala. Kasi akyat tayo ng bundok, di ba? So, tapos bababain natin yun. So, mukhang valley. Okay, Kakambal, nandiyan ka na naman. Kakambal ba yan o talagang fog lang at ulap lang? 5 kilometers, 3 kilometers away. Grabe, fog na lang siya. Meron pa daw isa dito, yung Tent City. Puntahin din daw yun. So, we'll see. Tingnan natin mamaya. Okay. What? 200 meters? Baka ito na yun. Ah, ito na yung gate. Siguro. Ano yan? Entrance muna siguro. Holding area. Registration na siguro. Ah, yun. May mga fees. Saan ka galing, sir? Laguna po. Sa? Laguna. Sige po. Ito, motoristas, oh. Check nyo na lang, ha? Yan. Okay, so yun yung fee nga kanina. Nag-register na kami. Again, si Marhong kasama natin at ang kanyang ADV. Salamat ulit, bro, sa pagsama sa amin. Tayo dun. Park na natin. Kasi mukhang baka matuloy ang ulan na yan. Alaman natin. At least pwede nung may bubong daw dun.
Ayun, tuloy naman natin yung atras. Ayan, nakakain na lang natin. Ay, may kainan dito. Ayun, pwede nga kumain. Hop! Okay na? Okay. Ay, Patarisa, so naghahanda na tayo. Buti na lang, shorts na tayo. Panloob. Palitan na tayo ng slippers. So, ano to? Matindi-tindi to physically. Tingnan natin. No, how we fare. Okay, let's go. So, magagamit natin ngayon to. Diba? Tapit natin sa ating hanap. Dito. Ayan, so bumili rin kami ng pastel. So, manok daw yung nasa loob. Just in case lang na gutumin tayo, syempre prepared. Game na! Handa na ba tayo? Stretching! Lagarin natin. Okay. Ano bang magpapasyon? Sumakit ang tuhod ko talaga ba? Sumakit bigla ang tuhod eh. No? Request tayo deep line, sumaba. Alright, so buti na lang meron tayong helmet bag na dala. So ito na yung para maging sling bag natin. Ito, handang-handa oh, naka-backpack. Ito, ano, kami. Ah, meron din siya. Dry bag. Sakto pag umulan, di ba? Ito na. Alam mo naman tayo. Lagi tayong mahilig sa challenge. So ano ba? 1,300 nga talaga? Bilangin natin siya. Ayaw ka naiintindihan. Ito, ito. Dito pa. Magte-trail ka na agad. Patarisas, oh. Trail muna. Lupa-lupa muna. Game na to. 1, 2, 3, 1,100. Ang dami nga yun. So nag-chelas na lang tayo, Patarisas. Kasi meron tayong sapatos. Pero bukod sa madumi, hindi na tayo nung ilaban natin eh. Yung may paltos na yung ano, yung hindi liit ko sa paa. Kaya pag nagsapatos pa tayo and maraming lakad, baka mas masakit, mas mahirapan tayo. So nagchinelas na lang tayo. Sana tumagal. Sana umabot. Okay. Paano, balik na tayo? Balik na. Hindi pa dito na gano'n. So start yung countdown yata ng steps. Meron daw sticks na for rent, 10 pesos each. Para daw makatulong kapag paakyat. Kaya lang isip ko baka dagdag hawakin. Hindi, sir. Okay, maglala. Pinromote ko na kayo, ma'am. Para gamitin ang mga susunod. Thank you. Oo. Princess. Oh, Teresa, ito na yata. Ay, yung dadaanan kasi. Apo. Ito na yata. Silipin natin. Naririnig ko na. May naririnig na ako. Yun na ba yung falls? Oo, oh, yun na pala mo, Teresa. Sandun. Ito yung sinasabing hindi kita. So ano, magdodrone na ako. Di ba magdodrone lang ako? Dito na tayo? Doon tayo, tapos kuha na natin, di ba? Hindi lang yung tubig. Hindi na lang, nakarating na kami doon. Edit ko na lang, nandun kami. Ito, ito. Ito yung makikita niya. Para makita ng motoristas kung ano yung kaharapin nila. Okay. Bilang na tayo. 1,300 daw. Ito na motoristas. Simula na! Simula na! Nang kalbaryo. Ito na, ito na. Pero bilib ako na sa pagkakagawa. Ah, dalawa ang ano. Sige, dito muna ako. Pag ano, lilipat ako. Ay, oo, kasi lumulubog yung ibang parts. Pagkatapos ng bakal na, ano, na stairs, malapit nang magsimula, no? Ito, ito. Matarik siya. Tapos, yun nga, railing. So, ingat kayo. Nanginginig na yung o, relax na ako. Nanginginig na pa. You know, naririnig ko na siya. So, mataas na mataas. So, mataas. Ayan, pakita natin. Ano kataas? Ayan. So, doon tayo bababa. Sa pinakababa. Ay, lawak. Nakakalula, parang naalala ko yung zipline. Ganito yung pakiramdam ng zipline eh. Ang motoristas, so ang gagawin natin, kasi kita nyo yung sting namin yung gaps. Matataas ang gaps nyan. Yan dito. Yan. So mamaya, paakyat. Sigurado, ano yan. Punteriya ang tuhod mo talaga dyan. Anyway, yung strategy namin yun, hinay-hinay lang. Di ba? Huwag pwersahin, huwag magmadali. Lalo na, hindi tayo, kumbaga, hindi tayo 100%. Yung loob natin buo, 100%. Pero yung body natin, kasi nga, puro biyahe tayo for the past few days, and medyo napupuyat pa tayo, dapat mag-ingat. So, ano tayo, dagdag ingat. Huwag natin pwersahin, kumbaga. Ito, may mga railings na ulit. Okay, let's go. A few inches later. Ay, motoristas, buti na lang, nag-expect ako ng worst, no? I expected the worst. Nagulat ako, ito na agad, oh. Yun na pala. Yun na.
So, it's less than expected para sa akin. That's a good thing though. Walang 1,000 to, wala. Ina-expect ko mga tatlong beses nito eh. Siguro ano yun, back and forth na. Back and siguro, 1,000. Ayos, ayos pala. Ito na agad doon, nilinig ko na. Hello. Walang nga, di mala ko hinapo. Although pataas yung matindi. Pero it's not that bad. Naturistas. Ito na oh. Woo! Ganda nitong part na to. Sarap ko ano, ng drone. Pero medyo madulas motorista sa ingat lang. Much worse than expected, motoristas. So, huwag kayong matatakot dito. Puntahan nyo to. Oh, eh, nakikita ko na. Puntahan nyo lang. Ganda. May ano rin, hanging bridge. Ay, sarado pala. Sarado, motorista. Sayang, ang ganda pa naman oh. Ah, diretso tayo. Holy! Ito na, motorista. Holy! Whoa! Sobrang majestic. At ang dadaanin natin. Ang lamig! Ang lamig ng tubig! Ang lamig ng tubig! Pero ang sarap oh! Yan, lagi tayo! Wow! Ang lamig! Grabe yung tingin yung motorista so. Nasa taas mismo yung nanggagaling yung tubig. Through the mountains, through the rocks. Yun yung isa sa mga unique features itong asik-asik. Minutes later. Motoristas! Nag-wild yung drone ko kanina. Nagwawala doon. Sabi nga siguro may interference. Wala nang ano ng control. So mag-isa siya. Kahit hindi mo, alam ba, kahit hindi mo siya kino-control. So siya siyang lumilito. Tapos ang bilis. So tinry kong bawiin. Wala. Na hindi ko na siya na-control. Tumama doon. Doon siya may call sa'yo. Tapos nasa kami pareho eh, nakatulala lang. Lalo na ako kasi kakawala lang huling drone. Buti na lang si Mem, bro Mar, hinahabol niya. As in, ano yung, tanggal siya ng dami, tapos eh, ano yung allergic sa lamig. May allergic pa oh. Eh, nakangati na siya. So, salamat driver, sobrang salamat. Nakuha niya, tapos tinanggal niya agad yung battery. Hopefully, gumana pa. Hopefully, hindi natin alam. Pero sa ngayon, patuyuin muna natin ang todo bago natin subukan. So, salamat ulit ha. Buti na lang, sumama sa atin. Pangalawang drone sana, gantong-ganto. Ano ba yan? Hindi ibon. Parang yung may effect kasi yan sa pagsitubig. Sana gumana pa. Pero sa ngayon, enjoy muna natin yung place. Ang ganda. Ang lamig, lamig ng tubig, pero nababad ka na. Parang masasanay lang yung katawan mo. So, yun, naiintindihan ko kung paano nila nagagawa yun. Paano sila nakakapag-ganyan. Sarap din sana maligo, no? Kaya lang yun nga, lamigin tayo. Medyo malakas yung current, kaya kahit maglalakad ka lang, matatangay ka, so kailangan yung balance. Pero ang sarap ng pakiramdam. Tapos, ang ina-expect ko yung talagang hapit na hapit ka sa pag-hike, yung pawis na pawis ka, tapos hingal na hingal. Well, siguro baka mamaya pa kaya. Pero dahil malamig na yung place, dun pa lang sa taas, parang hindi siya yung ganung vibe na tagaktak. Yun nga, yung sobrang init, tagaktak, pawis mo.
Tapos hingal na hingal ka pa, kailangan tubig. Parang yung Luzon Datum po. Hindi siya ganun. Ay, tapos na tayo sa ating adventure dito. Kaya medyo tumahimik na. Malayo-layo tayo sa falls. And paakyat na tayo. Ito na yung challenge ngayon. After this, meron daw cafe siyang na-recommend. Kaya natin makapagkapit tayo doon or quick snack. Then, hindi natin kung makapunta tayo na Tent City. Then, balik na ulit tayo. Ito na. Ito na ito. Ayan na, oh. May gali. Tuhod natin, bumibigay na. Ayan, motoristas. Ito na. Para sa akin din, mas madali nga dito. Kasi pag sinelas, mawawala na kanin. Kaya lumulubog yung ibang parts dito. Mas maganda dito. Kami! Dito na tayo. So, dito daw kami dada. Para pantry, no? Ang lalaki ng rats, oh. So, motoristas, meron nga option na pagpagod na dito, pwede kayo mag-rent lang. Magkano kaya? 100? Manong magkano po, pagkabayo, magkano? 150! Ah, okay, 150 lang ito. Hello, horsey horsey? Ah, yun yung daan. Sige po, thank you. A few inches later. Whew, motoristas! Ito na, konting-konti na lang, malapit na kami. Ngayon lang. Doon na namin hintayin si Darius. Para hindi masira yung momentum. Pero kayang-kaya man, kaya naman. May reputasyon lang kasi siya na sobrang hirap. Yung kay Wangod nga, parang doble nito. So kung napag-Wangod na kayo, you have nothing to worry about. Whew. Siyempre, bago tayo umakyat, tayo muna natin ito. Magkano ito, te? Sure. 10 pesos each. Yan. Bago tayo umakyat hanggang dun. May margarine, huh? Lalagyan niya. Meron din sila mga souvenirs, yan, ref magnet, keychain. Paano kami, oh. Thank you, brother. Tinrita ko. Oo, mapasaging kami. Mahilig siya sa saging. Pampalakas ng kwan, potassium. Oo nga, kailangan yun. Tignan natin si Boss Darius dito. Iba talaga yung view mo, Darius, oh. Ganda, oh. Ang dami talaga pwede puntahin dito, no? Opo. Kulang lang tayo sa time. Kaya magkailangan mo, Darius, sas, baba. That's true! Yun na! Hindi ko na ulitin to. Hindi. Ina-enjoy ko lang yung view doon. Talaga, Charmin? Kasi kaya natatagalan ako. Yun daw talaga yung dahilan. Hindi yung dahilan. Ay, sorry. Yung ganyan. Pag-stay. And nandito na tayo sa parking. Again, si Papa Darius. With his city. Hindi pala. With his X-Town 300. At ang ADV 150 ni Marhom. Ang ganda ng view. Sunod kami sa'yo, bro. Ilang beses tayo niligaw ni ano, Google Maps eh. Turistas, oh. What? Ang lamig dito. Ayan, mga pine trees, oh. Pansin mo. Okay, Tent City, here we come. Holy, grabe ang laki. Massive mountain. So, pagpunta niyo, pagdating niyo dun sa main road, eto, main road na to, magle-left turn kayo. Pagpunta ng Tent City yun. And then, mga, ilan? 14 kilometers going there. Relatively okay na. Malapit-lapit na. Katabi daw ng Tent City yung cafe na sinasabi niya. Yeah, we'll see. Twisties, oh. Twisties na buhangin. Perfect combination. Twisties na mabuhangin. Na dito sa taas, motoristas, oh. Pati yung kalsada, as green na green yung mga damo. Paakit ng paakit, oh. Napit na tayo, for 5 kilometers. Gandang destination dito, motoristas. Wala masyadong sasakyan. Tapos, kaliwat kanan, oh. Ganda ng view. Ang lamig na, presko. So, no wonder maraming mga magtatayo dito ng mga tambayan. Parang ganun. Parang yung sa Infanta, no, sa Quezon, sa Luzon. Parang ganun yung effect niya.
Although syempre mas mataas pa rin to, pero yung cool weather tapos kaliwat kanan yung mga kapihan ganun, eh mga park parang ganun siya. And I believe we're here. Ayun na, marami ng sasakyan. So, expected na yan. Excited ako sa view. Ito na yung ano, Tent City. Ang may try natin, no? Pero baka mas maganda na rin ang view dito. They share the same ano eh, view. Ooh, interesting. Pwede ba mong picture ng motor? Mukhang pwede. Oh, ganda ng view, sayang. Anyway, basta ang lupa. Boundary ng Alameda tsaka ano to, bro? Banisilan. Tingnan natin, motoristas. Tingnan natin. Nasa tabi lang yung Tent City. Galing lang tayo ng ano, asik-asik. Basa nga lang yung lupa, oh. Pero gusto ko masilip yung view. Yun. Ah, grabe yun, oh. Nakaka-relax. Totong area na to. Ang ganda, tingnan. Parang mga maraming triangles kasi. Dami mga bundok na green na green. Ang lawak, oh. Imagine yan, oh. Parang, yes, may mga konting residents. May mga konting establishments. Pero, sobrang laking kalupaan yan. Hindi pa masyadong natatap. Oh, kape muna tayo. Siyempre, motoristas. Lalagyan natin ang sticker dito. Dapat makita tayo dito kasi JT was here, motor was here. Dito natin. Saan natin nalagay? Siguro dito. Yun, oh. Ang diba? Alright, motoristas. Kapihan sa Maganting. Ito yung ano niya. Tingnan niyo yung view kanina, di ba? There you go. Ito, ito paborito kong spot dyan din. Ito nga yung matatala, matutulis na. Maraming magkakatabing bundok ko. Ganda. Then, pwede kang pasabot mo ng Banisilan. Pwede ka dumaan sa may Malapag. Banisilan, then Dinimbakan, then Malapag, Carmen. Ah, ano yung pinag-usapan nyo? Ano yung tinuturo nyo? Sabi niya yung daanan. Sabi ko ito na yung daanan pa Cagayan. Ito to? Oo. Pero pwede ka rin lumusot sa Carmen. Dito pa Carmen. Grabe oh. Tapos kung naririnig nyo, or the absence of it, absence of the sound, napakatahimik dito. Tapos ang lamig, syempre, di siya ganun kahangin. O siguro ngayon lang, di siya ganun kahangin. Tapos malamang weekend, nandami dito tao. O yun, sabi ko na eh. Kasi pupuntahan ko rin talaga to kung weekend eh. Para ito yung Tagaytay sa Luzon, mga ganun. Relaxing siya ito ba? Oo, ang sarap. Katapit-kapit na dito. Okay. So, may sticker natin yan. Order na tayo. Ah, mga ganito. Kala ko talagang brood girl what. So, pili kayo ng mga sachet. Ate, isa pong Milo, please. Ayan. Kasi merienda lang din talaga. Uy, piyayo. Ay, tapos na tayo. Ay, naman na magtitil ngayon. Pag-gas muna tayo and then... Diretso na tayo, babalik tayo ng Cotabato City. Dito sana, motoristas, meron siyang nire-recommend na hotel. Ay, hindi pala siya hotel. Meron siyang nire-recommend na accommodation. Mga ganyan, mga parang campsite, yung theme. Tapos ganito yung view mo, sobrang sarap mag-relax. Kaya lang, ang drawback nun, pag mga ganito, is internet connection or signal. kailangan nga natin magtrabaho. Alam niyo, may naiwan siya. So, kailangan natin ng internet connection. So, balik tayo ng Cotabato City. Dito na dapat tayo dadaan sa may Wao. Paakyat na ang Marawi bukas. Ay, hindi, the next day. Pero nga, dahil pa balik tayo ng Cotabato, doon ulit tayo sa kabila. Let's go! Sarap, sobrang kinahawa. Checkpoint. What is up? What happened? What? Ang dami. Kaya pala ang dami nakatigil, oh.
Sabi ko, bakit merong nakaba ng pila dito? Bakit kaya? Anyway, ito yung pag ilang oras na kayo nagra-ride ng alas tuloy-tuloy. Nakakabasahan na kayo. So, mas maginhawa and mas harmonious. Yo, mas harmonious na yung takbuhan nyo. Magkakasunod na kayo, bihira na yung naiiwan. Tapos pag lulusot kayo sa mga obstacles, ano ba, mga traffic or may overtaken, hindi na kayo halos naghihiwalay. Okay, ito na tayong bypass para daw iwas traffic. Try natin ngayon i-check out yung isa niyang nare-recommend. Paragon Hotel yata yun, I don't know. So malalaman natin. Parang may options. Mukhang ito yung bypass road. Okay. Ah, hindi pala. Ba yan? Doon yung bypass road sa kabila. Ayun. Ah, so ito pala ang bypass road. Oh, ang ganda pa ng view. Oop, okay na. Ay, motoristas. 1,180. May gali. 85 pesos. Malapit sa Petromart. Ayun, Paragon. Welcome. Tank. Uy, cozy. Oh, nice to ah. Pero maraming salamat. Sobrang salamat sa pag-guide sa amin. Sulit na sulit. Sige, encore tayo dito. And we are back. Oh, mukhang ano? Oh, mukhang bakante. Para sa atin talaga. Batrices, tara na. Okay, so dito na tayo. Dito tayo sa parking. And may mga gusto mag-hi. Kumusta? Hello, Sir GT. Ayan. Welcome to Cotabato City. Salamat. Anong pangalan ng grupo nyo? GRC. GRC. Riders Club. Boss LL. LL. Si Brad Gelson. Gelson and Carl. Ayan. O, si Misha, shoutout ba kayo? Shoutout sa grupo na hindi nakapunta dito. Mabilisan lang. Oh, at least mayroon kayong stickers, di ba? Nice meeting you. Yeah. GRC Cotabato, GRC Sultan Kudarat, GRC UP, and GRC Libak. Meron pa isa? Jersey, US. Yes, okay. UKC. Family. Right. Okay. Sticker time. 12 seconds later. Marang. Tapos nag-iisa lang. Ayun. Kanino nga yun? Kay James Reed ata yun or kay Liskin? Bango. Umisa na yun, sir. Di nakakain. Ah, ganun? Ito nga pala si Boss Roy. Kasama natin ulit. Hello. Ganun, yan. Ay, mag-focus. Eh, pag medyo low light, ayaw eh. Ayan, nakakain na. Ayan. But still, guys. Specialty dito. Specialty ng Cotabato. Sarap. Maganda na. Nakailan na ako. 10 piso lang. Grabe, no? Kanin ulam ka na. Okay. Survive ka na dito sa Mindanao. So, meron kang 10 piso. Tubig na lang. Hanap ka na lang. Nice, oh. Ito, pakain natin ngayon ba, motoristas? Tomorrow. Ay, motoristas. Dito ka tayo ulit sa ating tinutuluyan. Palay Azul Inn. Medyo madilim pala. Teka, ginawa ko ulit dito. Yan. So, ngayong araw na to, today is our 27th day, motoristas. 27th day, grabe. Inalat ko talaga tong time na to para upuan, no? I-plot yung itinerary natin for the second leg. Kasi nga, hindi kami magkandaw-gaga kasi puro ride, puro destination. Tapos marami pa tayong nami-meet na mga motorista. So, syempre priority natin sila. Diba? Pero yun nga, ngayon nag-alat tayo ng time para tutukan talaga yon. And mga 80%, no? 80%. Pero ano naman, may 80% finish na tayo. Meron ng flow, meron na tayong ruta, yung detalye na lang. Ang challenging kasi dito sa
itinerary natin is yung schedule ng mga roro dun sa tatlong isla. Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, hindi pa natin mapla talaga yung exact dates kasi nga, nakadepende sa schedule ng roro. Tomorrow, sa Iligan tayo. The next day, sa Pagadian. Then, the next day, diretso'y nata natin ang Zamboanga. In the meantime, para makapagbanat-banat tayo ng ano, masakit na yung likod ko, kaka-computer. Hanap na tayo ngayon ng kakainan. Dito tayo sa Cotabato City. Let's go! So, palabas na tayo ng gate. Ito si Papa Darius. Hello! Alala niyo yan. Yung kasama natin, kung hindi nyo pala mapanood yung video natin, panoorin nyo yun. Tara, labas na tayo. Anyway, motorista, yan to. Nakatawa itong ano eh, balay asulin. Kanina, nakapaglaba pa ako. Nakapaglaba kami pareho kanina. Tapos, yung pumayag naman sila, nakakahiya nga eh, na nagkalat yung mga damit namin doon, pati nga andis ko eh. Kasi sayang yung init, di ba? Gumaano, napilitan na rin siya maglaba. Kasi ako naglaba talaga, sayang opportunity. So medyo masakit katawan natin. Anyway, eto, paglabas sa paglabas, sentro na agad yan. May ATM machine, may McDo. Tapos dito sa kabilang side, yan, banda dyan may Jollibee. Ayun, Jollibee, ito pala. Hanap tayong kakainan. Ayan, hanap tayo ng... Dami mga vendors dito, tsaka dun din. Dun yata yung mga ihawan eh, tingnan natin. Hanap tayo na, ayun, barbecue. Wala, barbecue. Ito, dito tayo. Native. At ito yung sasit ako may sa tabi. Ayan. So, pinili namin yung ano, paa. Paano ba ron? Tapos ito, sabi, para pinila-pil namin. Nakatitig si McDo. Si McDo tumititig oh. Sabi niya bakit hindi dito? Nakatitig si McDo. Medyo mukha nga rin na mesa. Pero tsatsagayin namin yan. Again, salamat sa ano, sa hat, no? Yung mga riders natin dito na nakatawan. Biglaan lang kasi to, so hindi na kami nang abala. Medyo niyan na rin kami kasi ilang araw na rin namin sila inabala. Pero sobrang na-appreciate namin yun. Salamat mga boss. Tapos, yun, walking distance lang naman ito dun sa ano eh. Sa tinutuloyan namin. Okay, enjoy natin. Okay na, dumating na. Malayo yung record, dito inyo. Hindi nila makapunta. Oo. So, ulit oh. Ito, motorista. So, dalawa, tigisa kami ng ano, ng pa. Tsaka yung... Tulingan. Ay, laking tulingan yan ha. Oo nga eh. Yun na, kain na tayo. Tapos, yung kakamay kami, syempre. Pastel, syempre pastel. Gusto ko na rin yung pastel dito eh, no? Sarap. Nainit-init pa oh. Yun oh. Sige, may fried, may buto oh. Enjoy ko muna motoristas. Okay, dito kami bumalik kay Ate Milanes. 39 po. Hello. Salamat, masarap yung food. Thank you.